So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ito nga pa lang ating channel, Game Invest. So, bago akong tips dyan at paano akong kumikita at saka ngayon mag-actual trading. Magpo-proceed tayo. Ngayon, nandito tayo sa Binance. Bibili tayo ng USDT. Sa halagang, and kung makikita nyo, then magsisend tayo sa kanya ng screenshot at saka flow. Nanat, send na natin. Gosh, then papasok na sa atin ang natin. Gosh. Nine, 9, 9, 9, 4, 8. Check natin siya kung pasok na siya mga. Wala pa tayo idea. So, ayan, nakabili na tayo. Completed. O, ayan. So far, ayan. So far. Check na ating laman ng wallet. So, pag-usapan natin itong drip token, mga pare ko. Tsaka, mga marites at tsaka parites, pag-usapan natin itong drip coin. Ano ba itong drip coin? Ngayon, nainganyo ko mag- okay. Nakita ko yung fluctuate niya. Napakaganda ng fluctuate niya. Makikita nyo, 7,859 siya kanina. Kanina lang to atin ng umaga. Ngayon bumagsak siya ngayon, sakto, makakabili tayo sa mababang presyo. Hintayin natin siyang tumaas dito at saka may tendency mas tumaas pa siya dito sa mga susunod. Saka hindi lang yan, mag-stake tayo ngayon. Ito yung calculator, ilalagay ko na sa link ng video ko. Kung magkano ang kikitain natin pag nag-stake tayo dito. So, kailangan natin ang MetaMask wallet. Doon natin ipapasok ang ating pera sa Binance.
So, ito na ang wallet natin. May laman na. Nandito. 96. Ngayon, i-convert natin. Tayo sa convert. Ha? Lalagay natin siya into BNB. Siya dito, guys. Kaya kailangan natin siya from funding wallet. Akong ID. Ano ba ito? Funding to fiat. Max natin siya para ma-receive natin. Tandaan nyo guys, ita-transfer natin yan para ma-transfer siya into ating main account dito sa bank. So that, pwede na natin siyang convert into BNB. Chong. Marites at saka Paris. Kung makikita nyo, ayan na siya. Nag-reflect na siya dyan. So, pasok tayo dito sa BNB. Lagyan natin yung, itype nyo lang yung BNB. Ngayon, imamax nyo lang ito, guys. Preview conversion. Then, yan na, as you can see, marireceive natin is 0.4. Convert. Natin patagalin pa to dahil sakto-sakto ang baba pa ng price ng ating pag-i-invest na nito. So far, so good. So, hindi natin masasabi ang tweet nito. So, ito lang nakita kong magandang chance na opportunity na pwede na tayong kumita dito. Pero, kung i-hold natin to sa pancake swap, pwede rin naman. So, ito na yung wala pa dyan sa MetaMask wallet natin, yung ating BNB. So, pupunta tayo sa Binance. So, overview wallet. Mali pala ako. Dapat pala ano. Tama-tama lang pala. So, withdraw natin siya. Okay. Then, i-paste nyo lang yung wallet address ng it. Ika-copy nyo yung wallet ng MetaMask nyo. Then, i-paste nyo dito sa address. Then, imamax nyo lang siya. Term. Double check natin. So, get code. Code. John. Five, six. Kung Gmail ako. Sa Gmail. Atin kung ayun. Facebook ads. Store. Atin ang Google Authenticator. Ha? Tara na. Enter lang natin ang number real time. Okay, so ayan na it. So wala na tayong laman dito sa ating BNB sa Binance. So gagawin natin since hindi na natin yung kailangan tingnan, observe natin ngayon kung papasok na siya dito sa aking BNB. Ngayon, tama natin itong drip network na to. Ang maganda dito kasi guys, pwede tayong mag ano dito, earn. For example, kung meron kang ano dito, kung 2 drip, dalawang drip lang yung nabili ko, yun lang yung price. So, stake mo siya within 30 days. Ang actual value ng drip coins ngayon is so, meron siyang 132 ngayon. Okay, natin 132.
I-hold ko lang siya ng... I-hold ko siya ng 30 days. O, yes, hindi ba? 30 days. O. So, tumubo, nagka-profit yung pinasok ko ng... Sa loob ng 30 days, magiging 351. Magkano ba yung pinasok natin, guys? So, guys. Tama rin. Tama naman. Ayan. So, meron tayo 18K. Tumubo o nagka-profit. Eh, kung yung block tweet nito, eh, machempohan natin ng, sa loob ng 30 days na yon, itong value nitong drip token is nasa itaas siya. Pwede naman natin siyang, ano, pagdating ng 30 days, kung gusto mo na i-withdraw or i-mag-extend pa siya, pero hindi ko kasi sure kung automatic na nalilipat na to sa ano mo. So, for example, ito na yung drip token na. Eh, pumalo siya na 200. Value. No? Sa 30 days mo na naka-stack dyan. Pumalo siya ng ganyan. So, ang mangyayari sa inyo, na tayo ng additional drip. So, ito na ang value ng ating pera. 27,000 pesos na. Sa loob siya ng 30 days. Pag umabot siya sa ganun. Kaya, ito, ma-stake to, may gas fee. $5. Okay lang naman. So, kailangan natin na hindi tayo magpasok lahat. Or else, i-hold natin siya sa BN. Then, i-monitor natin. Ay, sa, i-hold natin siya dito sa pancake swap. Check natin. Yan na, nag-reflect siya. So, ano ba ang gas fee? BNB. Check natin. Drip. So, ang max ng BNB ko. So, ang marireceive natin, 1,000. 1 point. Tumbas na. So, ito nga. Tama. 9,800. Nabuwasan siya ng 10 pesos dahil may gas fee pa yan or charge pa yan. So, ang ipapasok lang natin sa ating pancakes. Yan. Pasok lang natin sa ating drip account. Pasa natin. Sa pancake swap. Basta ipapasok ko to sa pancake swap. I-hold ko na lang siguro. Sa ilagay ko doon. Kasi may charge fee rin pala siya. Medyo malaki. Mabigat rin. So. Ito yung. Anang aking drip. Ay nang. Giging laman ng aking drip. So, ayan. So, yung 1.4 natin, value ngayon, 130. So, tumubo pa rin siya ng $52. Pero may gas fee pa rin. $25. Plus accrued 62 drip. Sa loob ng 30 days. So, hindi na rin masama. Kumikita lang, nandun lang, naka-stake lang. Hindi natin alam to kasi tumataas talaga to. Kaya, pag ano natin, hindi mo naman laki na pala yung value ng pera mo. Tumaas na ulit siya. Tumataas kasi na tumataas tong trip na to eh. Maganda yung galaw niya. Papansin nyo. Kaya huwag na natin patagalin pa. Mag-hold na tayo ng drip. Pwede tayong mag-hold, pwede tayong magbenta or ay ano, tayong mag-trade. Pwede natin i-stake doon. Paano ba natin gagawin to, guys? Point. Binawasan siya na gagawin ko 1,000. 9,700. Okay. 9,500 para yung ilaan natin yung gas fee.
siya naman, para may matira naman. So, ito lang ang gusto kong ipasok sa aking pancake swap wallet, guys. Valorant. Gagawin ko siyang lalakihan ko na. Sasagid ko na, gagawin ko 100. Kasi mababa lang naman yung babayaran natin sa gas fee. So, as you can naman, di ba? Mababa lang yung gas fee doon sa MetaMask. Sakto lang yun, okay na yung point. Hindi na basta. Ating Bitcoin. Lang natin yung then that's it up firm then ito yung gas fee babayaran sa bill kano ba total dito i-total natin siya kung magkano so 26 pesos yung charge fee ng mas ng MetaMask wallet kaya ayan tayo lang natin wait confirmation tayo mga Marites sa Chaparites. Tignan na natin. Charon! Ayan na, pumasok na siguro. Drip. Natin ang drip sa ating MetaMask wallet. Okay. Tingnan natin ang laman natin. BN. Pumasok pa. Build share. Check na. Yun. Pumasok na siya sa drip. So, ang magkano na lang ba yung laman ng ating wallet? Check natin, ha? Check natin ang ating laman ng wallet kung magkano yung natira ko. So, meron tayong 500 pa sa wallet. So, ang gagawin ko, hayaan ko lang siya dyan. Kaya maglalagay ako ng 300 pesos sa drip. Natin. Yan. Isaswap ko. Aking. Total at aspect. Check natin ulit ang gas fee kung ano. Hayaan nyo lang. So, 28 pesos pa rin. Hayaan lang natin siya dyan, mga pare ko. Yung Marites at Chapar. So, ito na. Confirm nyo lang siya. Okay. Transaction. Sign lock natin. Okay. So, that's it. Masok na siya sa ating drip account. Ngayon, ang gagawin natin dito, i-hold lang natin ito, guys. So, tandaan, nakabili tayo sa presyo nito. 6,858. Ngayon, maglalagay tayo ng calculator. Ah. Mayroon ganito. I-download tayo ng ano, extension para para may idea tayo pag tumaas na, pwede tayo magbenta. So, i-check natin 'to. Hindi
Pipin lang natin sa ating bookmark. Tayo nyo gumana. Gano? Tingin pa tayo ng iba guys. Kasi hindi na siya part. Pero na kung ginagamit sa Binance before, napaka-effective niya ito. Talaga nagbibigay siya ng alert. Pagka tumaas na yung Bitcoin, tutunog siya. Tapos, ETH, yung mga coins na gusto mo, maiaano mo siya. Pero ngayon, maghahanap tayo ng pinakamaganda. So, click that button. Ako nang bahala dyan, pag-aaral lang. Basta imo-monitor ko na lang to. Pero pwede kayo mag-search para may idea kayo kung paano. Pero kung wala naman kayong ginagawa, pwede nyo itong imonitor. I-on nyo lang yung computer nyo 24 hours. Maganda kasi na mo-monitor nyo or nagkakaroon, may nag-notify sa inyo na tumaas na ito, naabot niya para pwede tayo magbenta, ka-profit na tayo doon. Then, intay natin siyang bumagsak. Nakita nyo naman. Kasi itong coins na to wala pa to sa Binance. Hinanap ko na to sa Binance eh. Hindi ko siya talaga makita. Wala talaga siyang, wala pa siya or, dito pa lang siya sa pancake swap. Pwede, na. Pwede tayo mag-trade. Trade na rin to eh. Pwede tayo mag-hold dito. Then, pwede tayo magbenta anytime or pwede tayo mag-sell ay magbumili anytime dito. Parang ganun na rin yung ginagawa. Kaya kailangan naka-monitor tayo dito sa drip token. So, ayun na, naka-hold na. Pero kung ipapasok ko yan dito, dashboard. Meron tayo drip. Ganda talaga tong ano na to. Kung marami kang ano, drip. Pwede dito. Pwede kang mag-hold or mag-stake ng 30 days kung marami kang drip token. Pero kung habol mo lang naman, gusto mong kumita per day, pwede kang mag-monitor dito. Kaso kailangan manual, hindi ka tulad sa Binance. Pwede kang mag-ano sa spot wallet, pag tumaas, automatic magsisell na kagad siya. Dito, kailangan mong i-monitor or check kung tumaas na yung price niya doon sa binili mo. So, nabili ko siya is 102. O, i-lista ko na lang siya para may idea kayo. So, kukuha tayo ng note. Nabili tayo ng drip token sa hanggang 130 na lang, sabi na. Yan. So, nabili tayo ng token dyan. Save lang natin. Tayo natin siyang tumaas. So, ngayon, pag tumaas to, pwede na tayo mag-sell. Pwede na tayo magbenta. Anytime. Kaya, imo-monitor lang natin to. Bumagsak pa siya ng gusto. So, nakabili ako kanina. One. Kaya, ang maganda dito talaga, kung marami kang drip coins, ilagay mo lang dito. Kasi dito, bumagsak man o mano, nagkaka-profit ka. Yan yung price niya. Check natin yung laman ng drip coin ko. Tapos, kunwari, ilalagay natin dito. Magkano yung earnings ko sa loob ng 30 days. So, yung drip coin ko is 1.200.
97. So ang balik niyan sa akin within 30 days it... $15,000 na. Tama ba? Hindi. Sorry. Sorry. Dun. So, 11,000. Tumubo ng ano yung pera ko. Pinasok ko. Pero hindi pa yun sure. Diyan talaga maglalaro yung presyo niyan kasi tumataas nga siya ng host. So versatile nga, ano nga yung fluctuate niya, maganda yung fluctuate niya talaga. Nakita niyo naman yung Bitcoin ganun-ganun pero konti lang. Pero ito ang taas na, pag tumaas siya, mataas na mataas talaga. Sasabay babagsak agad siya, ganyan. Then tataas ulit, talagang maganda yung paglalaro niya. Masyadong active tong coins na to. Kaya kung maganda mapunta to sa Binance para if ever para if ever, doon na lang tayo magti-trade kasi mas mukhang maganda to sa Binance. Check natin sa iba. Check natin kung meron. Meron siya sa Phoenix. Kung meron sa Phoenix, dito maganda mag-trade, guys. Kasi bukod sa mababa ang fees, pwede ka pang mag-trade ng bot. Which is, yung bot nang bahala mag-trade sa'yo, wala kang gagawin, iintayin mo lang. Kaso may loss din. May posibilidad na matalo tayo, ganun. Kaya, mas maganda pa rin na ikaw pa rin yung nagmo-monitor. Pero, yung bot naman, ano, mga 70% gano'n nagsasucceed or nagiging successful ang kanyang trade. Kaya, maganda rin naman simulan. Kung gusto nyo itry, pwede naman. Drip token. Wala talaga. Hindi pa available ang Drift token sa mga trading platform. Ewan ko kung saan available. Para kung sakali. Nag-search na rin ako about dyan kung saan ako magte-trade. Para iti-trading ko na lang itong coin. Kaso ang gagawin ko ng hold na lang muna. Hold, wait, yun. And then, buy and sell tayo. Ganun, pag tumaas. Ang mga chong at saka mga marites at saka parites, sana karoon kayo ng idea about dito sa token na to. Ano ba ang drip token nga pala, guys? So ito, nandito tayo sa drip. Bubuksan natin ang kanyang website. Ito yung website niya. Drip Community. Trade. Pag dineposit natin yan dito mga parites at saka marites, meron tayong maikiklaim. Kanya natin. So, i-deposit natin, guys. Akin ba? Paano ba tayo makakuha niyan?
Check natin to prefer. Okay. Then gamitin natin. But film natin to. Means dito ko siya napanood. Config natin. Body update. So where na tayong body? Drop us. $14 ang kailangan natin bayarin. So, i-deposit natin siya dito. Pwede natin siya i-deposit. Pwede rin natin siyang withdrawin anytime. ₱62. Lagyan na natin siya. Firm. So, naka-deposit na ang ating pera. Ang ating pera dito sa drip. Payout or drip. Okay, so hintayin lang natin siyang mag-stake. Stake yan. Araw-araw yan guys, magkakaroon tayo ng 1% dito sa ating drip. So hintayin lang natin siya. Ganyan lang yung gagawin natin guys. Na yung drip natin, nandun na, naka-stake na doon. Ganun lang mag-stake guys ng drip dito. Okay na. Tayo na lang natin siya guys. Update ko na lang kayo sa mga susunod na araw kung magkano na ba ang profit natin dito sa drip out na to. Ganun lang guys. Ganun lang mag-trade dito sa drip. At huwag nyo kakalimutan guys na mag-subscribe dito sa aking channel para updated kayo sa mga susunod kong bagong video. Salamat, ingat, and happy earnings everyone. Peace.